Shout out tayo mga idol sa ating lahat ng mga Solid Marseille supporters. Shout out kay Idol Los Paul, Ava Tindor, Amarillo Flores, Lady B 73MB, Gerald Danovo, Idol Marvin Maliveran, Sweet Joy kay Jose Pacificador, sa lahat ng mga security guards sa buong Pilipinas, sa mga blind community, lalo na sa mga OFW sa buong mundo. Mabuhay po kayo mga idol. Sa mga gustong makipag-chat o may mga itatanong mga idol, i-search nyo lang yung FB account na Piroy Mark at sa Gmail na markpiroy1@gmail.com. Mama Minda, huwag na po kayong mag-alala. Wala na po ang mga aswang. Ang sabi nitong si Kaloy, napaluha na lang itong si Minda at nagpapasalamat sa Panginoon na ibinigay itong si Kaloy sa kanya. Kahit na may kapansanan ang bata, biniyaan naman ito ng kakaibang lakas na angat sa karamihan. Makalipas ang mga araw, bumalik na ang mag-asawa doon sa kanilang lugar. Nanalo din sila sa kanilang isinampang kaso laban sa mga umaatake sa kanila ni Sitoy. Lumipas ang mga taon, nagiging tahimik ang buhay nila. Lumaki na din itong si Kaloy. 20 taong gulang na ito. Lagi pa rin itong tumutulong sa kanila sa mga gawain sa bahay at sa kanilang mga taniman ng gulay at sa pagpapakain ng mga alagang hayop. Patuloy din ito sa pakipag-usap sa kanyang mga kaibigang engkanto. May mga ilan na din na nagiging kaibigan itong si Kaloy sa kanilang mga kapitbahay. Kasama na sa mga ito, itong si Rusty, ang pinsan ni Kaloy at pamangkin ni Sitoy. Sa edad ni Kaloy, sumasama-sama na ito sa lakad nila ni Rusty. Nanggagapas ang mga ito ng tubo, palay at mais sa mga karating na lugar. Sumama din itong si Kaloy kapag nangingisda ang mga ito sa dagat. Hinahayaan lang ito ng mag-asawa na Sitoy at Minda dahil unang-una malaki na ang kanilang anak at kasama naman ang pinsan nito at ang iilan sa mga kaibigan. Hanggang sa isang araw, nang mapunta ang mga ito doon sa kabilang barangay para manggapas ng palay, may nakilala sila at nagiging kaibigan doon. 4 na araw na pabalik-balik sila doon sa barangay Mananaw dahil medyo may kalakihan din ang palayan. 4 sila na nanggapas doon sa lugar. Si Kaloy, Rusty, at ang 2 pa nilang kaibigan at kapitbahay na sina Nunoy at Dudo. Magkasing edad lamang ang 3 na sina Kaloy, Rusty at Nunoy. Mas matanda ng 5 taon naman itong si Dudo. 3rd araw nila doon sa lugar, may nakilalang grupo naman sina Kaloy doon. Nakikigapas din ang mga ito galing naman sa kabilang barangay, ang barangay Bulot, 2 babae at 3 lalaki. Unang kita pa lamang nitong si Kaloy sa dalagang si Rosing. Sa murang pag-iisip nito, umiibig na itong si Kaloy sa babae. Pero dahil nga sa may kapansanan, nahihiya itong si Kaloy. Tanging sa mga kaibigan at pinsan nito, sinabi ang naramdaman na pag-irog kay Rosing. Kaya sina Rusty na ang gumawa ng paraan. Ipinakilala itong si Kaloy doon sa babae at sinabi na may pagtingin ito sa dalaga. Napangiti na lang itong si Rosing. Unang-una, kaibigan lamang ang kanyang tingin kay Kaloy. At 2, dahil nga sa may kapansanan ito. 4 na araw doon sa lugar,
Nang matapos na ang pag-aani, nagkayayaan ang mga ito na magkasayahan. Nag-iinuman muna sila doon sa bahay ng may-ari ng nagpagapas. Nagkwikwintuhan habang nag-iinuman at tinutukso nila itong si Kaloy kay Rosing. Napasiksik tuloy itong si Kaloy doon sa sulok dahil sa hiya. Pero makalipas lamang ang ilang minuto, may lumapit sa kanila na tatlong kalalakihan at hinawakan ang kamay ni Rosing sa isa sa mga ito. Niyaya na itong si Rosing na makauwi na. "Lando, mauna na kayo, kami na ang magkasabay ng aking mga pinsan." Pero nagpumilit ang lalaki at parang galit na galit. Nagkaroon pa sila ng kunting pagtatalo. Pagkatapos, umalis ito na nagtangis ang bagang. Sabi ni Rosing, manliligaw niya itong si Lando at napakakulit. Nagalit pala ito nang tinutukso si Rosing kay Kaloy. Lumipas pa ang 2 oras, alas 8 na ng gabi. Kailangan na nilang makauwi. Nagpaalam na ang mga ito sa isa't isa. Sabi naman ni Rosing, kung may pagkakataon, pwede silang pumunta sa bahay nito doon sa Bukirin ng Bulot. Ayon sa dalaga, napakaganda daw ng talon at ilog sa kanilang lugar. "Sige Rosing, pupunta kami doon sa inyo. Baka sa makalawa, siyempre isasama ko si Kaloy." Napangiti na lang ang dalaga at pagkatapos nagsiuwian na ang mga ito. Pero habang papauwi si Naraste, may napansin sila na sumusunod. Hindi naman nila klaro ang itsura ng mga ito dahil nga ay madilim ang buong paligid. Patuloy lang sila sa paglalakad hanggang sa sapitin na ang hangganan ng Barangay Mananaw. Sabi nitong si Rusty, "Insanonoy, napansin nyo ba ang mga nakasunod sa atin? Simula pa nang palabas tayo doon sa lugar ni Tatay Lucas, nakasunod na ang mga yan." Sabi naman itong si Dodo, "Teka, hintayin nga natin at nang makilala at malaman natin kung ano ang kailangan nila." Tumigil sa paglalakad ang apat hanggang sa mapalapit na ang 3 kalalakihan na nakasunod. Agad nilang nakilala ang mga ito. Ang 3 ang lumapit sa kanila kanina na sinasabing nanliligaw kay Rosing. "Bakit kaya tayo sinundan ng mga ito?" Ang sabi ni Rusty, "Huwag silang magkakamali. Galing sa panggagapas ang mga ito, kaya may dala silang mga mahahabang itak at sanggot. Walang ano-anong lumapit ang 3 sa kanila." At ang sabi nito agad habang dinuduro na itong si Kaloy, "Hoy, wala kang pag-asa kay Rosing. Akin lamang siya. Ang kapal naman ng pagmumukha mo para umibig sa normal na tao. Humanap ka ng katulad mong abnormal." Napanting ang tinga ni Rusty sa kanyang narinig at sa galit nito, hinugot ang 2 itak. "Huwag mong pagsabihan ng ganyan ang aking pinsan. Baka makakatikim ka sa akin." Hinawakan ito ni Kaloy sa braso at inawat. Ilang sandaling nagkatinginan ang mga ito at pagkatapos, sabi nitong si Lando, "Ayaw na kitang makita pa. Ayaw ko nang makita ang pangit mong pagmumukha." At tumalikod na ang mga ito. Mabilis na naglalakad palayo. "Tara na, Insan Rusty. Pabayaan mo na lang ang mga yon. Hindi sila mga normal na tao." Kaya nagulat ang mga ito sa narinig ni Kaloy. "Ano ang ibig mong sabihin, Kaloy, na hindi sila normal na mga tao?"
insanraste mga aswang ang mga yon. Natahimik ang mga ito. Hindi nilalingid ang kaalaman at lakas nitong si Kaloy. Alam nilang nagsasabi ito ng totoo. Kinabukasan, pansamantalang nalimutan nila ang nangyari sa nagdaang gabi. Abala sila sa panguha ng isda. Kinahapunan, nasa isang maliit na kubo ang magkakaibigan at magpipinsan, nagkwikwentuhan at nag-iinuman ng tuba habang may naggigitara. Ito ang libangan nila doon sa kanilang lugar kapag wala na silang gagawin pa. Napag-usapan na din nila na bukas pupunta sila doon sa Barangay Bulot, doon sa lugar nila ni Rosing. Sabad naman itong si Nonoy. Baka makasalubong na naman natin ang grupo nung Lando. Diba sabi ni Kaloy, mga aswang ang mga yon. Huwag kang matakot sa taong yon, Nonoy. Kasama naman natin si Kaloy at saka tatablan din ng itak ang mga yon. Bago maghiwalay ang mga ito at magsiuwian, nagkasundo na ang apat na pupunta sila bukas doon sa Barangay Bulot. Kinabukasan, nagpaalam na itong si Kaloy sa kanyang mga magulang. Medyo nag-alala ang mga ito dahil unang-una medyo malayo na ang Barangay Bulot at may mga balita silang narinig na may lugar daw dito na mga aswang ang naninirahan. Bilin ng mga ito kay Rusty. Huwag ninyong pabayaan si Kaloy, ha? At mag-iingat kayo doon. Alas 8 ng umaga, umalis na ang apat at papunta na ang mga ito doon sa Barangay Bulot. Doon sila dumaan sa mga kakahuyan para mas mapadali ang pagpunta doon sa lugar. Makalipas lamang ang isang oras, nagtanong-tanong na ang mga ito doon sa mga kabayan kung saan nakatira itong si Rosing. Hanggang sa ituro ng mga ito ang isang bahay na nandoon malapit sa may ilog. Mabilis nila itong pinuntahan at pagdating doon, napangiti itong si Rosing nang makita ang paparating na si Rusty. Agad na pinatuloy ang mga ito at ipinakilala sa mga magulang. At sabi nitong si Rosing, dito muna kayo, sandali ha, tatawagin ko lang ang mga pinsan ko. At nagmamadaling umalis na ang dalaga. Makalipas lamang ang ilang sandali, dumating na ang mga ito at nagkayayaan na maliligo doon sa may ilog. May dalang mga prutas ang mga ito at saging. Pagdating nila doon sa talon, namangha ang apat nang makita ang kagandahan ng lugar. Nagsimulang maliligo na ang mga ito, kasama din ni Rosing ang dalawang pinsan na babae at ang tatlong pinsan na lalaki. Pero lingid sa kanilang kalaman, may nagmamasid sa kanila doon sa kakahuyan. Galit na galit, naglalaway at nakalabas na ang mga mahahaba at matutulis nitong kuko. Ang titigas talaga ng mga ulo ninyo. Punta pa kayo dito sa aming lugar. Hindi na kayo makakauwi pa ng buhay. Ang bulong-bulong nitong si Lando, kasama niya doon sa kakahuyan ang tatlong kaibigan na kapwa aswang.